Magandang araw mga ka-wear patits. Nandito naman tayo ngayon para mag-convert ng isang transformer ng Yamaha power amplifier na P2100 or 2100. So, i-convert natin to base sa may-ari ay Japan. So, 100 volts supposed to be. And then, ang output niya ay 33.6 at 110 volts input. So nilagay na lang natin sa ano, sa gitna ng 100 to 120. Kasi not sure ako kung talagang Japan nga yan. Okay, so bago yan, shout out muna sa mga ka-wear papits natin na sina Lohina, Louie, Regem Atilio, Kate Comedia, si Edmond Sigara, at kay Carlito Miel na mga ka-wear papits natin. Kamusta kayo dyan? Yan mga ka-wear papits, bago natin baklasin yung ating transformer na i-convert natin sa from 100 volts or 110 to 220 volts, sinukatan muna natin ng voltahe. So kagaya nyan, ang input voltage natin ay 110, so meron siyang output na 33.6 volts. So ba't natin ginagawa yan? Para once na kinonvert natin sa 220, malalaman natin kung naging tama yung conversion natin. No? At isa pa ang tatandaan natin mga ka-wear papits, sa tuwing magko-convert tayo or magkakalas ng transformer, huwag nating kalimutang picturean. Kasi baka mapagbalibaliktad natin yung orientation ng mga terminal niyan. So pati yung paa niya baka malipat dito. Dahil yung pinagbaklasan niyan may tamang orientation. So, kaya huwag nating kalilimutan na picturean or i-drawing. Okay, so sundan nyo ako ka-wear papits. Babaklasin na natin yung transformer ng Yamaha na P2100. Okay, sunod nating gagawin, babaklasin natin tong EI core. Babaklasin natin to, paghihiwa-hiwalayin natin.
Matapos natin mahila mga ka-werpa pits yung first layer ng winding, mahuhugot na natin yung pinaka-molding niya. Ayan, maluwag na. Okay. So, ito yung molding na to. Ito yung pagre-rewind na natin ng panibagong coil. Ayan, yung coil ng primary. Ayan. Okay. So, pero bago tayo mag-rewind, uubusin natin yung winding. Uhugutin lang natin. Ayan, oh. Madali naman na hugutin yan kasi maluwag na. Ayan, so hindi kagaya kanina na pina-place pa natin. Ngayon, mas madali na. Sa sistemang ito mga ka-werpa pits, ang importante dito, yung timbang ng wire natin. Dahil dun tayo magbabase. Papayatan lang natin ng ano, ng tatlong bilang. So mamaya i-actual natin. Ayan, makikita natin ka-werpa pits. Ito na yung ending ng winding. Ayan, so dulo na. So puputulin na lang natin siya. At mamaya, dyan din tayo magdudugtong ng terminal natin. Or pwede namang gumawa ng panibago. So, eto na yung secondary, buong secondary. Yung 33033 or 35035 plus 10 volts AC and then 10 volts AC. So, ito na yon. At least, di na natin ginalaw yung ating secondary. So, magpre-prepare tayo ngayon para sa preparation ng magnetic wire ng primary natin. Ayan, mga ka-werpa pits, matapos natin mabaklas yung ano natin, yung primary winding dito sa coil natin. So, ang nasukat natin ay gauge number 15. So, sa pagko-convert, bibilang lang tayo ng tatlo. Bali, 15, 16, 17, 18. So, gauge 18 na yung gagamitin natin. Eto. So, makikita nyo, dalawa na yung hawak kong ano, spool ng tanso. Kasi, eto yung pinaka-110 volts. Eto yung 110 volts. So, isi-series natin. So, magiging 220 na. So, bali, gauge ano na to, ha? Gauge 18. So, tandaan nyo, lagi sa pagko-convert, tatlong bilang lang, no? Kung number 20 naman, 20, 21, 22, 23. So, ganun lang. Sundan nyo lang ako at iwa-winding na natin to. Reset lang natin sa zero para may idea tayo na kailang turns tayo sa ating ano, sa ating iwa-winding. Okay, so sa pag-bipillar, paghihiwalayin lang natin yan.
Ayan mga ka-wear papits, naubos na natin yung magnet wire natin na winding. So nakakuha tayo ng 171 turns by pilar. Bali, ita times 2 mo yan, 342 turns. So yun pala yung kabuang ikot ng ano ng winding natin na primary, 342 turns. Single pillar yon na gauge 18. Okay, so ite-terminal na natin to ngayon. Hahanapin natin yung start end niya, yung pinaka-pacing niya. Okay mga ka-wear papits, ito ang pinaka-importante sa pagtatapping ng bipillar na winding. So kailangan makuha natin yung pacing niyan, yung start and ending niya. So importante 'yon. So gagamit tayo ng multi-tester para sa continuity, no? Okay. So check natin multi-tester. Okay. Ito yung starting. Starting parehas yung winding na 'yan. So yung starting nito, yung ending niyan babagsak dito sa gitna. So hanapin natin kung sino yung kaduktong niya. Hindi ito. Okay, so ito. Ibig sabihin ito, karugtong niya, babagsak yan sa gitna. Ayan. So, ganyan yan. And then, ito namang nasa gitna, yung ending niya, babagsak sa dulo. Sigurado ito na ending niya. No? So, dito naman siya sa dulo. Hindi pwedeng magkapalit-palit yan at masisira yung transformer natin. Okay, so yan yung magiging orientation niyan. 0, 110 to 20. So ito na yung terminal na gagamitin natin sa ating ano, sa ating conversion. So ito naka-standby na lang yan.
Eto na mga ka-werpa pits, natapos na natin ibabad yung ano, yung transformer natin sa barnes. Okay, yung tama talagang procedure ng pagbababad nito. Kailangan at least mawala yung bula niya or abutin ng 5 minutes. And then 2 to 3 times nyo siyang gagawin para mas maganda yung pagkakabarnis ng transformer, no? So yun yung tamang procedure. Okay, at gamit yung ano, at gamit yung picture, kasi bubuin na natin to, ibabalik na natin yung transformer. So yung pinicturan ko, kailangan ganun din maging itsura nito after natin maisole. Kaya importante yung ano, the drawing nyo or pipicturan nyo para hindi mamali ng orientation. Okay, so sundan nyo ako mga ka-werpa pits. Mga ka-werpa pits, natapos na natin yung transformer na kung saan ibibigay ko rin yung data nito sa inyo para yung ibang gusto mag-assemble, i-copy yan or magkaroon ng idea, pwede nyong gawain, no? So yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang bell button para laging manonotify. At sa Facebook page namin, like and share. Mag-join din po kayo sa Werpa Pits community, and then, at sa Shopee po may available po tayong mga electronics spare parts sa Wewe Mini Enterprise. Mag-avail po kayo.